Sabay na nagdasal, nag-alay ng dasal, pagmamahal at pagpapala ang panic healer sa buong mundo para sa mga nasa lanta ng lindol sa Nepal at ng iba pang mga sakuna sa bansa gaya ng Pilipinas. Yan po ang umagang balita ni Francis Folvin. Kasabay ng full moon ngayong buwan ng Mayo, nagtipon-tipon ang mga panic healer mula sa iba't ibang bansa sa Bangalore, India. Pinangunahan sila ng Queen Mother ng Bhutan na si Reina Ashi. Di naman nagpahuli ang mga manggagamot na Pinoy, lalo't Chinoy si Master Chow na nagsimula ng grupo. Layon nilang ipagdasal ang Nepal na niyanig ng malakas na lindol nitong Abril. At muling naramdaman ang halos sing lakas na aftershock kahapon. They can at least do Twin Hearts to bless and send the energy. And they don't have to be here. And they don't have to be there also, no? Bukod sa Nepal, dasal at biyaya rin ang alay nila sa Pilipinas na hanggang ngayon ay bumabangon pa mula sa mga trahedyang tulad ng bagyong Yolanda at lindol sa Visayas noong 2013. Pagbangon at positibong enerhiya din para sa mga bansang nakaranas ng economic recession tulad sa Amerika at Canada. Pag ginawa ng isang tao, nakakapadala siya ng counting energy throughout the whole world. In some small way, we are able to help make the energy around the world better. Pero kapag ang meditation ito ay ginawa ng mas maraming tao, mas malakas yung effect. Bukod sa libo-libong healers na nagtipon sa India, sinabayan rin silang nag-meditate sa 86 na pranic healing center sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng live streaming. If you know this, you'll be empowered to handle whatever future problem you may encounter. Paglilinaw ng grupo, ang pranic healing ay hindi isang sekta ng anumang relihiyon, kundi samahan ng mga manggagamot gamit ang meditation technique at pagbalanse ng mga enerhiya sa katawan ng tao. Francis Polbe, ABS-CBN News, Bangalore, India.